Vice, magandang hapon na katatapos lang inyong 76 founding anniversary. Yes. Ano na po ba ang kasalukuyang status ng bayan ng Burdeos mula noon hanggang ngayong taong kasalukuyan? Kumusta na po, Vice? Ang aming pong bayan ay malayo sa mainland at kami po ay nasa island. Pero masasabi po namin na hindi naman kami pagdating sa mga pagawain ay hindi naman po kami nahuhuli dahil ang dami pong tumutulong sa amin from the national and the provincial ay kami po ay laging binibigyan ng pansin. Medyo malayo-layo na rin pero alam ko po na medyo mahaba panlakbayin ang aming bayan. Kami po ngayon ay nasa Port Class Municipality and hopefully sa susunod na taon ay sinasabi na kami ay papasok sa Third Class Municipalities. Pagdating ho ba, Vice, dun sa, lalo na sa mga magsasakat mangingisda, particular po nito ay yung kabuhayan po nila. Kumusta naman po, Vice, kung ito po ba ay meron silang maraming kahilingan na lalo pang magpapatingkad ng kanilang kabuhayan? Sa amin po, ang main na trabaho ng aming mga kababayan ay ang pagsasaka. At pagdating po sa pagsasaka ay sustain naman ang aming mga pagkain. Kaya lamang sa panahon po na ang aming mga mag-iisda naman ang ating tatanungin, nakakapag-isda naman po sila ng maayos. Bagaman po't may mga ilan na mga nakakapunta pa rin na hindi taga rito sa amin, ay sana po ay kami matulungan na ang ilan ng mga nag-iiligal ay hindi po naman kaya talagang mag-isa. Vice, kamusta naman po ang ekonomiya ng birthday district? Pagdating po sa ekonomiya ay medyo po hindi kami gaano dahil nga sa layo. Sabi nga po ay hindi naman tayo si Wonder Woman para agad-agad na maiangat. Kaya ako po'y nananawagan na sana ang aking mga kababayan ay patuloy na magkaisa kami, magtulungan para tuloy-tuloy po ang pag-unlad ng aming bayan. Vice, kahapon na maraming natuwa nating mga magsasaka, no? At saka yung mga mangingisda dahil sa palaro po ninyo ay parang pinukaw yung mga nakaraan na binigyan nyo ng halaga yung kanilang mga, siyempre yung basic na ginagawa noon, bagamat ngayon ay medyo makabago ng teknolohiya, pero binigyan nyo pa rin ng halaga yung ganung aspeto. Ang sabi nga po ay pag hindi tayo lumingon sa ating pinanggalingan, hindi tayo makararating sa ating paroroonan. Kaya kami po, pinapahalagahan namin ang aming mga magsasaka at ang aming mga mag-iisda dahil sila yung nagpo-produce ng aming pagkain sa araw-araw dito sa isla. At sila din po ang nakakatulong para maitaguyod ang kanilang mga anak upang makapag-aral. Ang paaralan po dito sa amin ay hanggang grade 12 lamang. Kung magka-college na sila, ay meron po sa Karatig Bayan sa Pulillo na State University. Pero ang course lamang po ay education. Kung iba po ang course na kanilang kukunin, ay tatawid po sila ng Lucena or Manila para doon po ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral ng kolehiyo. Papasok po yung panahon ng tag-ulan. So, itong bernotaan ng bagyo. So, ano po yung mga preparasyon? Meron ba tayong mga ordinance o resolusyon para suportahan? Yun yung pagiging resilient natin, lalong-lalong sa panahon ng mga Kami po ay mayroong resolution na ang aming mga palay ay hindi na po muna itatawid. Naka-stack po ito sa aming mga ilang kababayan na namimili. Kung sakali po na lumakas ang panahon, mayroon naman po kaming mapagkukunan.
dito po sa amin, sabi nga pagka kumulo, dumating na ang mga buwan ng May Berber, September, October, November, December, yan po ay malakas na ang alon. At sabi nga po ay pag kumulo ang dagat, kukulo na din ang ilan sa tiyan ng aming mga kababayan. Kaya tinuturoan po namin sila kung papaano dapat sila ay magtipon sa panahon ng maganda ang panahon. Hmm. Ano ang napagkalaban namin nung nakaraan? Nagkaroon kayo ng emergency session regarding dun sa pagpuputa ng satellite office ng DSWD. At alam namin, mahingi sila ng memorandum of agreement. Kumusta na po? At ano yung status na po ng ugnayan with the DSWD? Para pang-suporta po dun sa mga panahon sa kanya. Opo. Na-approve po yun at yun po ay dinadala namin sa provincial para po sa ma-approve pa din. So magpuputap na sila dito ng parang satellite office na imbakan ng kanilang mga ano, mga pang-suporta kapag kamerong mga kalamitan. Ganun po ba? Yun po ay MOA from the LGU to DSWD na kailangan po na kami muna ay magkaroon ng warehouse para po kami ay madelibera kung sakali po at sumama ang panahon na hindi naman po masayang yung mga itinutulong sa atin from the provincial and national. Kasi wala pang warehouse pala. Wala pa po.